Welcome back to my channel mga kabro. Please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kabro ay tungkol sa bagong palisiya ni Google in terms of storage mga kabro. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo ang mga iba't ibang mga Google applications para may idea kayo kung ano-ano yung mga ginagamit nyo, familiar na ginagamit nyo hanggang ngayon. So let's go mga kabro! Unang application ni Google ang ipapakita ko sa inyo mga kabro ay ito. Google Slides. So kung hindi kayo familiar gamitin ang Google Slides mga kabro, gamitin nyo na ngayon ha. Para naman maiba. So alam ko naman yung common na ginagamit nyo or natin ang PowerPoint presentation, di ba mga kabro? So gamitin nyo yung Google Slides mga kabro para malaman nyo naman. Pangalawa na Google application ay ito. Google Forms. So ang gamit naman nito mga kabro ay paggagawa ka ng mga quiz or quizzes, pag may registration ka, attendance at kung ano-ano pa mga kabro, so pwede mo itong gamitin, Google Forms. Ang pangatlong application na ipapakita ko sa inyo mga kabro ay ito, Google Sheets. Ginagamit niyo ba ito mga kabro? Parang hindi no? So kung gumamit kayo nito mga bro, congratulations sa iyo. Dahil familiar ka sa mga Google application. Ang pang-apat na Google application na ipapakita ko sa inyo mga bro ay ito. Google Docs. Pag ikaw ay mag-input ng mga words, magta-type, at ano-ano pa mga bro, pwede mo itong gamitin. Medyo hindi siya familiar sa inyo mga kabro, pero explore lang. Explore lang mga kabro. Ang panglimang Google application na ipapakita ko sa inyo mga kabro ay ito. Itong application na ito ay medyo common sa atin. Lahat naman tayo siguro may ganito, Google Mail. So thumbs up sa mga wala pang Gmail account. So hindi ako maniniwala mga kabro na lahat ng tao dito sa mundo ay walang Gmail, maliban lang sa mga lugar na wala talaga internet. Ang panghuling Google application na ipapakita ko sa inyo mga kabro ay ito, Google Drive. Ano ba ang gamit ng Google Drive mga kabro? Alam ko naman, siguro na familiar din kayo. So ang gamit nito ay isa siyang file storage, no? Lahat na Google application na ginamit yung mga kabro, automatic siya ma-save sa Google Drive natin. So yan ang gamit ng Google Drive. Ang tanong, bakit ko ba ipinapakita sa inyo ang mga Google application na kung saan familiar tayo mga kabro? Sa isang rason mga kabro. Ano yung rason? Dahil sa darating na June 1, 2021, may bagong policy na si Google in terms of storage mga kabro. Ganito kasi yan. So ngayon mga kabro, ipapakita ko sa inyo dito ang summary ng bagong policy ni Google in terms of storage mga kabro. Tingnan nyo mga kabro. So ngayon mga kabro,
isa-isahin natin yung dalawang bagong policy ni Google in terms of storage, mga kabro. Ang unang bagong policy ay kapag marami kang accounts na ginawa sa Google, lalong-lalo na yung Gmail, so pag hindi mo na ginamit yun, nakalimutan mo na yung password, so may karapatan na si Google na burahin yung mga kabro. For 2 years na hindi mo ginamit, yun, may karapatan na si Google na burahin yun. So sayang mga kabro, no? Baka may importante kang mga documents na nakasave doon, may mga photos, videos at kung ano-ano pang nilagay o sinave mo doon sa account mo mga kabro. So yun, isip-isip na mga kabro kung ano yung password, baka nakalimutan mo. So mula ngayon, so try mo nang i-restore or set pass, change password, kung ano ba yun, para ma-retrieve ulit. So ang pangalawang bagong policy ni Google in terms of storage, mga kabro, ay ganito. Dahil familiar ka na sa mga Google applications, so marami ka ng mga files na nakasave sa iyong Google Drive or Gmail. So kung alam mo, mga kabro, kung magkano lang o ilan lang yung limit ng bawat application, lalong-lalo na yung Gmail, mga kabro. So ilang gig ba? Sa Gmail, mga kabro, kung gamit mo ang iyong laptop, scroll down mo lang, so makikita mo doon, so makikita mo doon ang 15 gig. So bawat isa sa atin, mga kabro, magamit yung application ni Google, may 15 gig lang ang limit. Apektado ka ba sa bagong policy ni Google, mga kabro? Siguro, pag marami kang accounts, tapos nakalimutan mo, at alam mo na may mga importante kang mga nakasave doon, so parang apektado ka sa bagong policy ni Google, mga kabro. Pero pag konti lang o isa lang yung account na ginamit mo, mga kabro, so don't worry, mga kabro. Hindi ka apektado sa bagong policy ni Google. Hindi naman siguro harsh si Google, mga kabro, na kusa na lang siyang magbura ng mga accounts na wala man lang abiso sa mga nagmamay-ari, mga kabro. So kung napansin niyo, mga kabro, nakasado on sa bagong policy na bago nila burahin ang accounts mo, mag-i-email muna sila sa inyo, mga kabro. Eh paano yun? Nakalimutan mo na yung password. Na wala na tayong magawa dyan, mga kabro. Pero may hakbang na magandang ginawa si Google, mga kabro, na mag-email muna siya bago burahin nila ang iyong accounts. So kung sinabi ko na kanina, kung nakalimutan mo yung password, na wala na tayong magagawa dyan, mga kabro. So para sa mga maraming accounts na kung saan may maraming mga nakasave na importanteng mga files at kung ano-ano pa, please, 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 may oras pa, dahil effective June 1, 2021, ito na talaga ang judgment. So wala nang patawad, dahil binigyan tayo ng ilang buwan ni Google para isaayos o i-retrieve yung mga accounts natin na medyo nakalimutan natin yung mga password. So ngayon pa lang, mga kabro, isip-isip na. Pero sa mga hindi ganong gumamit ng mga Google applications o isa lang yung account, no need to worry, dahil hindi ka apektado. So sana, mga kabro, may nakukuha kayong konting informasyon sa video na ito. So hanggang dito lang tayo, mga kabro. See you on my next video.